So you mentioned the issues, very Catholic supposedly. Yeah. You said anti-death penalty. Yeah. So how come we have the likes of Bato de la Rosa in this particular list? Okay, si Bato. He's very much pro-death penalty. Yeah, okay. Hindi porkit naman pro-death penalty, pag-uusapan pa kung ano yun eh. You know what I mean? Kasi sabi, pag masyadong sobra ang krimen, no? Pwede. Ayon kay De La Rosa, di ba? So, yan, we can prove that pagdating na lang lobbying sa Congress at sa Senado. But my point is, this suggests that the criterion used by Brother Mike that the candidate should be against that penalty, it seems negotiable. Well, you have to listen to Brother Mike, no? Kasi hindi naniniwala siya na may mga kanya-kanyang rason eh. And he listens to people. Hindi yung ganito, hindi na kita boboto, naniniwala ka pala sa death penalty. Hindi naman siya ganun. So it's not a single issue? Yeah, pag-uusapan. Kunwari, sabihin, paano po yung ng rape, pinatay pa? Yung mga ganong klase, yan ba, ano? Pero siya, naniniwala siya na hindi dapat patayin dahil may pag-asang ma-reform. And he believes it's only God who really has the power to... But he's also willing to endorse candidates who are very much pro-death penalty. Yeah, well... Kasi I'm talking about Bato de la Rosa because one of the issues being thrown against him now is that he was right at the forefront of the bloody war on drugs. A lot of people have been killed. Yet he's getting the endorsement of a supposedly very Catholic charismatic group. Okay, yeah. Well, ang masasabi ko lang dyan, nung nag-uusap sila ni Bato, lagi sinasabi ni Bato, yung po mga napapatay ng lalaban, tama? At yung mga namamatayan naman at yung mga kapitbahay ng namamatayan, natatakot na mahahawa yung kanilang mga anak. No? Kumbaga sa ano, talagang ano eh, yung sinasabi lagi ni Bato, anong gusto nyo? Pumatay para mabuhay? Di ba? Para mabuhay naman yung mga madidisgrasya ng mga adik. So Brother Mike agreed with that explanation? He didn't, I cannot say he agreed, no, because I never asked him. Eh. But, you know, kanya-kanyang wisdom yan, nagdadasal yan. And I'm not the type na, bakit yung boboto yan? Nakakaya naman yung gano'n. Kasi baka tanungin niya ako, ba't boboto itong si Alejandro? Because the common impression is that when you look at the endorsement, there also has to be congruence with the values that the group is preaching. Well, alam mo, malalim yung issue yan, ano? I cannot answer for Brother Mike, okay? But I know that he always believes, pag nakaupo na isang tao, okay, at magbobotohan sa anti-death, he can exercise certain influence. Persuasion. Hindi ba? Oh, hindi. Kasi gano'n naman talaga. Dahil hindi naman porket. Ang dami-dami dyan na dati pro-gay, etc., pro-death penalty. Pero bumabaliktad pagdating ng botohan. Eh. And ganun din, bumabaliktad din kung binwithhold ng isang administrasyon yung pork barrel, di ba? Now, how important was integrity in choosing this senatorial candidates? Well, okay. Again, I'm not here to explain why Brother Mike chose those people. I've been with him for 13 years. Nakakausap ko yan halos araw-araw, naglalines kami. And I know where he's coming from. Laging may pag-asa ang pagbabago. Lagi may pag-asa. Halimbawa, ang isang nagdusa na, nakulong na, okay, nakawala, nag-alukuli ng pagsisilbi. Ang ano niya, siguro natuto na yung mga yan, di ba? Hindi din madali makulong ka ng 5 taon, di ba? So, ang ibig sabihin, yung he believes na nare-reform ang mga tao eh. The second chance. Yeah, of course. No, kasi we're Christians. Was this the reason why he also endorsed Bong Revilla and Jenggoy Estrada? Of course, for context, Bong Revilla was acquitted, but he was asked, or he was being asked to return a specific sum of money in the alleged pork barrel scam. And Jenggoy Estrada
is out on bail, the case is still pending. So that criterion that you mentioned, did that specifically apply to these two candidates? Why Brother Mike endorsed them? You know, it's so unfair for me to answer for Brother Mike, but I know where it's coming from. I know where he's coming from. Whenever we talk about people na nagkasala, nakasama rin ako, nagbabago eh. Okay? Hindi porket nagkamali ka na noon at nagdusa ka na, hindi ka na magbabago. I mean, kahit na paano, madaling kausapin yung kakilala mo eh. Tama? Mas madaling kausapin yung natulungan mo. Kasi ang gulo ng mga issues eh. So, kung natulungan mo ako halimbawa, dapat may nilalakad ka sa akin, mag-iisip ako ng maraming beses, nakakaya naman, tinulungan ako nito. So, yung influence niya is to use his influence to do good. So, basically, it's more pragmatic? Well, it's pragmatic in the sense because hindi naman niya kakilala yung mga ibang kandidato din eh. Mm-hmm.